ipapakita ko din sa inyo. Ito ang nasingil ko. Ayan. Pag mga ganyan, guys, napid ko na yan. Ayan. Ayan, guys. Ayan siya. Ayan lang. May sisingilin pa ko. Ang dami pa akong sisingilin. Welcome back sa aking another vlog. It's me again, Maya P. Vlogs. Andito naman ulit ako, guys, kasi gusto ko malaman nyo kahit malungkot sa nangyari sa akin nung nakaraang buwan o start nitong month. Kasi diba natigil ang part-time ko sa bahay. Gawang sa school namin, kulang ang trabahante namin. Kulang doon ang cleaner namin na maglilinis sa ibang school. Dapat talaga sa isang school, kasi nagtrabaho nga ako sa military corporation as a cleaner or as a housekeeping. Sa job site namin, guys, or kada street, kasi street yung hindi lang sa aking school, sa loob ng military maraming school doon, may elementary, may high school at saka may nursery. Tapos kada school na yun, sa isang school na yun, guys, dalawa ang cleaner dapat ang ilagay. Kaso maraming na ipunta sa ibang job site, maraming umayaw. Kaya natigil ang part-time ko sa bahay dahil ang dahilan tinigil ng project manager namin sa company namin gawang hindi naman na nawalan talaga ako ng part-time. Binigyan ako ng part-time pero magpa-part-time pa rin ako ng morning sa school. Bali, ang dalawa kong trabaho na papasok ako, puro siya sa school. Bakit hindi ko siya gigrab, guys? Ano ang dahilan? Sa sahod ba o sa trabaho ba? Kaya ayan, guys, i-explain ko sa inyo or sabihin ko sa inyo bakit mas gigrab ko ang pagnegosyo ko dito sa accommodation company namin. Ano ang malaki o saan ako kikita ng malaking income sa pagbibusiness ko na pagluluto ng mga pagkain or sa part-time ko. Kaya yan, balikan ko ulit ako. Ayan, sasabihin ko sa inyo bakit hindi ko gigrab ang part-time sa school na 4 hours. Kasi ano ang dahilan? Kasi ako, kasi guys, kung ano ang nararamdaman ko sa sarili ko, yung kunsabaga parang sinasabihan ako ng Panginoon na huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, hindi, nakakasira yan sa sarili mo. Kasi yung pagpasok ko pa lang nung kinakausap ko ng bisor namin na titigil na daw ang part-time ko sa bahay, tapos sa school daw ako papasok, magpa-part-time, kaya parang hindi pa siya tapos. Parang naano ako, nagulat din ako at saka nabigla ako. Hindi pa siya tapos magsasayta. Sabi ko, ay hindi ako papasok. Sabi ko sa kanya, hindi ako papasok sa part-time ng school na yan. Tapos tinawag niya ulit ako, kinakausap niya ako ulit ng pagkagabi na yon, na papasok ba daw talaga ako sa part-time. Sabi ko, ay hindi ako papasok kasi ramdam ko talaga, guys, sa sarili ko na hindi ako magkasahod sa part-time ng school kung saan ako papasok sa part-time. Kasi alam ko, yung part-time kasi namin, guys, sa school, magkaisa lang ang sahod. Company pa rin namin ang magsasahod. Pero naramdaman ko talaga na hindi ako magkasahod buwan-buwan yan. Kaya naniguro din ako kasi ayaw ko ding mag-goodbye ang pagod ko, na-thank you lang ang pag-i-stress mo doon. Dahil siyempre, cleaner ka sa school, ang dami mong iniisip. Kasi may estudyante, mayroon pang mga Saudi ang nagtatrabaho sa school, may mga teacher pa, may mga bandam pa na nagtrabaho sa idara or sa office, sa mga office nila. Tawag dito, tawag doon, kasi mahirap nagtrabaho sa school.
mas mahirap ang trabaho namin as a cleaner kaysa nagtrabaho ka as a caregiver dito sa company namin. Kasi ang cleaner kasi guys, marami kang mga rooms na nilinisan at mga office. Kaya iniisip ko, bali na yung walang extra akong income sa part-time o hindi maragdagan ang sahod ko, mas pinili kong magtambay sa bahay every morning, kahit ilang oras, bago ako papasok sa aking full-time. Kasi ang pasok ko kasi sa school, guys, sa full-time ko, 2 o'clock, 2:15 ng hapon, tapos uuwi ako ng magsisibi na ng gabi. Kaya guys, ito ang dahilan na hindi ko gi-grab ang part-time ko sa school na 4 hours dahil sa sahod. Kasi hindi pa din sure ang sahod at hindi ko din sure na masahod ko ang pagkukuskus sa school namin. Kaya hindi ko siya gi-grab. Mas natuwa nga ako na natigil ang part-time ko sa bahay. Sila po sa ang natigil kaysa ako po sa ang natigil. Masaya na din ako sa nangyari. Kasi hindi sa pagmamayabang guys, hindi sa high pride, at saka masayang masaya ako. Dahil kung tutuusin, kung hindi ako tamad na babae, mas malaki ang income ko dito sa bahay sa pagluluto ng mga kakanin, like example, biko, siupaw, bochi, kung ano-ano pa dyan, ang mga merinda na pang Pinoy. Kung masipag lang talaga ako magluto, guys, araw-araw. Kasi na-experience ko siya, guys, sa isang buwan na araw-araw ako nagluluto. I think nagluto ako sa isang araw, mapagod lang ako pag sobrang dami na ang lulutuin ko. Halimbawa, pag may nag-order sa akin ng siupaw, 20 pieces, di ba? 20 pieces, i-times ko siya ng 6, parang magkano ba? 20 pieces times 6, 120? Comment kayo guys, kasi mahina din ang utak ko sa math. Kasi alam nyo na, para ang utak ko parang na ano na din siya yung nangyari sa tainga ko, dalawang tainga ko na parang lagi siyang na-check up sa doktor, parang natamaan din ang utak ko dahil yung may isang taon ako na dalawang tainga ko parang nagkaroon ng problema. Kaya yan guys, kaya hindi ako nagsisisi talaga guys na nawalan ako ng part-time. Kasi nito ding month, nagluluto ako na last month nagluluto ako na 2 weeks lang ata, tapos nitong month nagluluto din akong 1 week. Hindi pa nga yun araw-araw guys ako nagluluto. Kaya ipakita ko sa inyo guys, nitong month na nagsahod kami, magkano ang income ko sa aking pagluluto dito ng mga pagkain na binibenta ko. Kaya yan, balikan ko kayo yan, ipakita ko sa inyo. Hindi ko ito ipagmayabang sa inyo lahat sa aking nanood ng video. Ito ang dahilan na mas pinili kong magtambay sa bahay at magluto-luto guys. Kasi mas malaki pa ang kikitain ko sa aking sahod at sa aking part-time. Pag araw-araw ako magluto dito sa bahay ng company namin, kasi nga may accommodation nga kami, umabot, pag araw-araw ako magluto guys, pag sipagin talaga ako, araw-araw ako magluto sa isang buwan na yun, kumikita ako ng 25,000 pesos, di ba? Mas malaki pa ang income ko sa pagluluto kaysa mga sahod ko, kaysa sahod ko ng full-time at saka part-time. Kasi ang sahod namin dito guys, ang company namin maliit magpasahod. Kaya kailangan kong dumiskarte. Kahit wala akong asawa at anak guys, sayang kasi ang oras na itambay ko dito, ikain, tulog, maghawak ng cellphone, panay Facebook, panood ng YouTube. Kaya ayun, naisipan kong, sabi ko, may talent naman akong magluluto eh. May alam akong magluluto sa mga Pinoy food, na mga Pinoy isna. Kaya sabi ko, gawin ko nga ito sa sarili ko. Try ko lang. At saka alam nyo ba guys, mahihiyain talaga ako. Mahihiyain talaga ako sobra pagdating sa mga tinda-tinda na yan. Kasi ako yung taong ayaw kong
Alimbawa, nag-ano ako sa mga kasama ko, tapos tinitindahan ko, tapos, ay, ayaw ko kuma, di ba? Parang nakakahiya sa sarili, pero pero lakas loob ako na magtinda dito sa mga kasama ko. Hindi ako nahiya kasi alam ko marangal ang paghahanap ko ng income. Hindi ako nahiya. Kaya ayan guys, nagsikap ako magloto. Pero nitong month, hindi ako araw, last month, 2 weeks lang ang pagluluto ko. Na 2 weeks lang last month ang pagluluto ko na araw-araw. Tapos nitong month, 1 week lang. Kasi nitong month ako bumalik ng araw-araw pagluto dahil natigil na nga ang part-time ko. Ayan guys, ipakita ko sa inyo. Ngayon, nagsahod kami siguro 2 days na. Ang ano namin, yung nagsahod kasi kami nung kailan ba yun? Nung Huwebes ata nagsahod kami or Miyerkules. Tapos naningil ako nung Huwebes ng gabi, tapos nung Friday naningil ako sa mga pagkain na pinapautang ko. Ito nang nasingil ko guys, ayan, 100. Ang 100 guys sa Pilipinas, pag i-convert mo siya ng piso, nasa 1,000 plus. Depende pa sa 1 real dito ang palitan ng ano guys, ang 1 real depende pa sa palitan kung mataas o mababa. Tapos 100, 200, 300, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nabawasan na to guys kasi may binili ako. Nagbili kasi ako ng load. Kasi nga, walang load ang cellphone ko. Ang nasingil ko ngayon sa paninda ko, umabot siya ng 500 real. Ang 500 real guys, i-convert mo siya sa piso, umabot siya ng 6,000 pesos. Pero guys, ngayong month na to, itong month na sahod namin, ang sisingiling ko na sa 1,500 SR. Ano lang yan guys sa pagtitinda ko ng pagkain dito. Kasama na doon yung pag-order-order ng mga ulam na piniritong bangus, tukwa na may halong ano, ginatang tukwa, basta kasali na dyan ang ulam-ulam ko guys na mga order-order dito sa mga kasama ko. Kung masipag lang talaga ako magluto guys, kasi dito sa accommodation namin, dalawang shift ang pumapasok dito magtrabaho. Tapos ang mga kasama ko dito sa bahay na to, marami kami. Siguro nasa 130 na lang ata kami kasi ang iba umaayaw dito magtrabaho. Gusto nilang magpalipat ng ibang bahay, ibang job site, ibang rehabilitation center na magtrabaho sila ng as a caregiver, ganun yun. Kaya nabawas-bawasan kami dito. Kung magsipag lang talaga ako guys, magloto, tapos dalawang shift ang bintahan ko, hindi lang 25,000 ang kita ko dito sa isang buwan guys. Umabot siguro ako ng 30 o 40,000. Pag yung whole day na yan, magluto ako ng magluto, tapos itinda ko ng morning shift at saka itinda ko ng night shift na buong bahay dito, buong mga co-worker ko dito, bibintahan ko. Ang laki ng kita ko guys. Ang laki ng kita ko, promise. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ayan, ang sisingiling ko nitong month na to. Nitong month, kasi may ibang company guys na nag-absorb sa company namin. Hindi sila sabay sa sahod namin. Di ko alam mag-sahod, kasi minsan nagsasahod sila ng date 15 or 20. Kaya ayan, ipakita ko din sa inyo. Ito ang nasingil ko. Ayan, pang mga ganyan guys, na-paid ko na yan. Ayan. Ayan guys, iyan siya. Iyan lang, may sisingilin pa ako. Ang dami pa akong sisingilin. May sisingilin pa akong 1,000 plus SR. Ayan. Sisingilin ko pa yan guys. Diba nakita nyo walang X yan? At hindi pa nakasulat ang paid. Ayan. Sisingilin ko pa yan siya guys. Ayan. Nitong ano yan, hindi ko alam nitong week o next week baka mag-sahod na yung ibang company na nag-absorb sa company namin. Kaya, yun lang guys ang isi-share ko. Isishare ko sa inyo na mas malaki pala ang income ko sa pagluluto.
sa pagtitinda dito sa accommodation company namin kaysa full-time kong sahod at saka part-time kong sahod. Kaya sabi nga ng mama ko, kahapon kasi tumawag ako, nagalit ang mama ko. Sabi ng mama ko, bakit daw ako kayod ng kayod? Yung kayod ng kayod, guys, Bisaya kasi yon. Ang kayod kasi ng kayod, yung sa ano bang tawag niyan sa Tagalog? Sa English parang hardworking. Wala na talagang utak ko, guys, dahil dami din akong iniisip. Alam ba ninyo yun? Parang hindi kasi ako nakamove on na nawalan ako ng part-time. Pero ngayon, nakamove on na ako kasi parang nabigla lang ako. Pero ngayon, nakamove on ako kasi mas malaki pa ang kikitain ko sa dalawa kong trabaho, full-time at saka part-time. Mas malaki ang kikitain ko sa pagluluto at sa pagtitinda dito sa accommodation company namin. Kaya dito na lang ang vlog ko, guys, kasi matatapos mahaba na ang vlog ko. Kaya yun lang ang isi-share ko sa inyo, guys. Kaya, see you my next vlog. And please like, comment below my video, and subscribe my YouTube channel. At maraming salamat din sa mga new subscriber ko at saka sa old subscriber ko, guys. Maraming salamat sa walang sawak pang-suportan nyo sa aking YouTube channel. And thank you, guys. See you my next vlog. Bye!